Pili ang breast cancer galing man sa mayaman o mahirap na bansa. Sa Barcelona, Spain, may ilang kababaihan na ang nagkaroon nito. Isa sa kanila ang nagkwento kung paano ito nilabanan. May report si Daniel Juan. Kilala si Claire sa Filipino community sa Barcelona na aktibo sa negosyo at mga proyekto ng komunidad. Hanggang may maramdaman siyang pananakit sa katawan. At first, naramdaman ko, tumigas yung left breast ko. And then, agad naman, pumunta ako ng doctor. I asked for another opinion. Nag-ask ako agad ng mammogram sa kanila. So, from then, I was diagnosed with HER2-positive breast cancer, stage 2. Agresibo ang cancer, kaya kailangan kaagad tanggalin ang kanyang kaliwang suso. Isang taon din ng chemotherapy at radiation si Claire. Patuloy siyang tumatanggap ng antibodies treatment. Nagpapasalamat siya at nalabanan niya ang cancer sa tulong na rin ng kanyang asawa, pamilya, religious group, at dahil libre ang gamutan sa Espanya. Nung malaman ko na may breast cancer ako, of course, unang-una ko siyempre tinawag yung nasa taas. Sinabi ko kay Lord na, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Ang breast cancer ang pinakakaraniwang sakit na mga kababaihan sa buong mundo ayon sa Asasyon Espanyola Contra el Cancer. Isa sa walong kababaihan ang maaari magkaroon nito. Nowadays, we know that incidence of breast cancer and cancer in general are increasing, but because of the early diagnosis, because of new imaging techniques, laboratory techniques, etc. And mortality is not increasing proportionally to this overdiagnosis that we are doing nowadays. Dagdag pa ni Doc, kadalasan, ang bukol sa suso na hindi sumasakit ang pangunahing sintomas ng breast cancer. Kung may nararamdaman, masakit man o hindi, sumangguni agad sa doktor. Libre ang mammogram sa Espanya. Importante rin ang tamang pagkain, healthy lifestyle, exercise, at early prevention para maiwasan ang cancer. Para sa Balitang Europe, Daniel Infante Tuaño, Barcelona, Spain.